Hello, what is up mga ma'am, sir, sir, ma'am. Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we are going to talk about the ZD Toys and Marvel Legends Iron Man Mark III Armor. So in 3, 2, 1, let's go! Alright, game ma'am, sir, simulan na natin. Yung gagawin natin ngayon is comparison video between ZD Toys Iron Man Mark III and the Marvel Legends Iron Man Mark III. So ito yung ZD Toys, ito yung Marvel Legends sa left. Lahat ng score ng ZD Toys, susulat ko rito. And lahat ng score ng Marvel Legends isulat ko naman sa right side. So yung mga categories na for comparison, sinulat ko na. Packaging, design, sculpt, paint application, texture, material, proportion, accessories, LED, price, head sculpt, and height. Di ba makita yung iba? Yan. So simulan natin sa packaging. Si ZD Toys, ito yung packaging niya. Hard bound siya. Parang hard cover siya. Tapos meron siyang flap sa left, flap sa right. And then, meron parang hologram effect dito. Tapos, meron siyang cardboard cover. Maganda yung pagkakagawa. Merong ribbon. Tapos, ano siya? Double tray. Yung first tray, nandito yung action figure. Tapos, yung second tray, lahat nandito yung accessories. So, yun yung packaging ng ZD Toys. Sa Marvel Legends naman, ang kinocompare pala natin dito is the LED version. Sa Marvel Legends naman, ito yung packaging niya, window type, logo ng Marvel Studios Iron Man. Lahat, itong product na to pala is both original and authentic. Lahat, pareho po silang first party or original, hindi po sila fake, hindi sila KO. Pareho po silang original action figures from licensed by Disney and Marvel. Kaya makikita niyo po rito sa likod, merong sticker ng Disney. Yan. Official po ito. First party. Meaning original lahat. Okay? Yan. Makikita nyo rin dito. May ayan. Licensed siya by Marvel. Meaning they can use all the assets na na ginawa ni Marvel. So yung armor design, lahat. Pwede nilang gamitin yan. The logos. The Infinity Saga logo. The Avengers logo. Yan. So ang gumawa nito ay Hasbro. At ang gumawa naman ito ay yung ZD Toys na company. So based dun sa packaging, tingin ko ano, dito ako sa ZD Toys. Yun nga lang, kung gusto mo makita yung figure, hindi mo magagawa kasi hindi siya window packaging. Bubuksan mo pa to. Tsaka ito, hindi mo makikita sa market na nakabukas, sealed to with the plastic. So yun lang, depende na sa inyo kung ano yung mas gusto nyo. Gusto nyo ba ng window type? Kasi window type, makikita nyo mismo yung figure. Makikita nyo kung ano yung defect niya, di ba? Kung ano yung forma niya. Sa mga ibang collectors, gustong-gusto nila to. Kasi yung ibang collectors naman, hindi na nila tinatanggal sa box. So maganda nga siya nakadisplay na ganyan kasama dito yung figure sa loob. Nakikita mo pa rin. Unlike dito, hindi mo, pag dinisplay mo to as a box collector, hindi mo makikita yung figure sa loob. So hindi mo alam kung ano yung itsura niya, kung ano yung mga defect na sa loob, kung meron bang paint scratches sa face, yun. So, depende na. Actually, itong scoring na to, sa akin lang to ha, ito yung, ano ko lang to ha, hindi to yung official na comparison video. Kumbaga, as Ralph Cifra, as a toy collector, as an Iron Man collector, ito yung, objectively, ito yung comparison video na ginagawa ko. Iko-compare ko lang itong dalawa kasi at par silang dalawa eh. Tingin ko ito yung pareho silang small scale, pareho silang nasa parang same league, kumbaga. Parang ito yung magkalaban, hindi naman, magka-rivals. Tingin ko ito yung rivals. Alright, so yun lang, disclaimer lang. Hindi ito yung pinaka-official comparison video. This is just my own video, and ito lang yung mga lahat na sasabihin ko rito is just an observation kung ano yung nakikita ko, kung ano yung nasa on hand ko ngayon, di ba? Sinasabi ko lang din sa inyo para kung ano yung preferred nyo, bibili nyo ba itong Marvel Legends, di ba? Preference nyo pa rin yun at the end of the day. So, ayan, nalatag ko na yung disclaimer, and then, let's proceed with the comparison. So, packaging, gamitin natin itong Sharpie. Packaging, gusto ko ZD Toys. So, one na siya, one. Yan.
premium na premium yung dating niya. Pero kung gusto niyo talaga yung window packaging, plus one kayo rito. Yan, okay? So, quick review lang tayo dito sa ZD Toys. No? Fully articulated siya. Ang ganda ng paint application. So, ang ganda ng proportion. And super premium talaga ng paint job niya. So, sige, quick. Meron akong mga reviews nito sa aking channel. Separate review. So, if you haven't already, meron akong playlist ng lahat ng ZD Toys na na-review natin from Mark 1 to Mark 7. Mark 42, Mark 50, halos lahat ng ZD Toys na Iron Man na-review na natin. So, tambay lang kayo sa channel and watch the whole ZD Toys playlist. So, testingin lang natin yung ano, yung, ang maganda kasi yung articulation. Up sa head, up, down, waist, na butterfly joint para makamove tong ano, arms niya. Up, down, tapos movable tong shoulder joint. Tapos 360, double jointed elbow, wrist na ball joint. Pull up for additional ab crunch movement. Pull down for additional leg movement. Yan. Tapos, double jointed knees din. So, yun. Yun yung articulation ni ZD Toys. Teka, paano? Ulitin natin. Sa, punta muna tayo sa dito. sa design muna. Para may score na. So, gagawin natin category, tapos inspection, tapos score. Okay? Para hindi tayo magkalituhan. Yan. Okay, okay. Sa design, ang ganda ng ZD Toys talaga eh. Dito pa rin talaga eh. Oh. Ang ganda ng design nito eh. In terms of design, kasi kinuha lang nila to sa ano, sa... Kinuha lang nila to sa... Yung armor design, kinuha nila sa official Marvel na armor design. So, in terms of yung proportion, mas preferred ko to. Si ZD Toys. Kasi, grab. Tsaka yung arc reactor niya. Yun yung arc reactor. Lalapit ko lang ah. Yan, para mas makita nyo ng mas mabuti. Ang ganda nung arc reactor niya, di ba? Merong mga sculpt inside. Tsaka parang, kasi ano to eh, LED pa to eh. Yan. Di ba? Ang ganda. Pero dito sa Marvel Legends, painted lang siya. Also yung shoulder pads. Halos pareho lang din ng design pero I think mas pulido yung gawa talaga dito sa ZD Toys. One din sa ZD Toys. So 2-0 na po. 2-0 na. Based sa sculpt, makikita nyo rin ni-inspect ko rin kasi yung mga plastic. Marami kasing inconsistencies dito sa ano, sa Legends. So, based kasi dito sa plastic niya, yung pinaka-mold na plastic is red na talaga. Ang paint lang dito is the gold. So, based on sculpt, ZD Toys pa rin, mga ma'am, sir. ZD Toys talaga. So, 3-0 na. Kasi, ang ganda ng, ang ganda ng sculpt dito. Yung mga, may mga details na tulad dito sa collar. Dito, teka, gagamitin ko nga yung ball pen. Dito sa collar, makikita nyo na mas maganda talaga yung sculpt niya, mas detailed versus dito. Ayan, oh. Tapos, maganda rin yung detail nito, yung sa chest. Sa likod naman, ito, movable, yung flaps. Dito, wala. Hindi siya natatanggal. Ito may flap ba dito? Wala rin, hindi rin. Tsaka yung design ng... Ito, mas malaki to. I think, mas visually appealing talaga. Ito si ZD Toys. Kaya, gustong-gusto ko talaga siya. Okay. So, sculpt, ZD Toys. Paint application, ZD Toys.
4-0 na. Tinan nyo naman yung paint application nito. Grabe. Candy red. Candy deep cherry red. Napakaganda. Nagsashine. Very shiny. Pero dito sa Marvel Legends, hindi ko alam bakit ganito. Tinan nyo yung comparison. Diba? Yung plastic na ginamit is red na talaga. Actually, hindi nga siya red. Para siyang may red-orange eh. Tapos, nagmamarble pa yung ibang ano parts to. Yung sa chemical. Yung plastic na ginamit. Yan. Tapos, painted yung arc reactor. Gunmetal okay, nandito gunmetal. Yung gold niya medyo yun nga yellowish gold, hindi katulad dito mas desaturated gold. Damn. Grabe. Apat na yung ano GD Toys. Sa texture naman, ito mas smooth. Ito medyo may mga seam line. Ito, kitang-kita yung mga seam lines dito, lalo na dito sa braso. Ito wala, smooth. Ang ganda ng pagkakagawa dito. Ito medyo, ito may mga inconsistencies eh. Dito may marbling. Ito. Ito soft rubber. GD Toys pa rin. Texture. Material. Ito, parang sinecheck ko yung material eh. I think okay naman din yung material ng Legends. Tinetest ko lang. I think okay naman siya. Ito soft to. Hindi lang siya, kung lalaroin nyo to, hindi lang siya magagasgas. So I think sige. Pero naisip ko mabuti. Yung material niya kasi para siyang soft na no plastic, pero ito hard, parang mas ma parang ko mas maganda pa rin. Mas maganda pa rin talaga si ZD. Grabe. Proportion. Mas preferred ko tong 7 inches. Grabe. Ano ba height nito? Measure lang natin ha. 6.5. Ito 7. 7 inches itong mga ano eh. Mga action figures na to. 7 inch na action figures. So ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-0 na ma'am sir. Accessories. Accessories ng ano, Mark 3 ito. Mark 3 na ZD Toys, meron siyang rocket. Meron siyang rocket sa arms, dalawa. Tapos 1 2 3 4 5 6 6 set, 6 pairs, hindi, 3 pairs of hands, dalawang blast effects. Tapos isang cable na pan-charge kasi nga LED powered siya. USB powered siya, yung meron siyang LED. Tapos meron pang stand. Tapos yung stand niya ay spring loaded. Yan. So yun. Tapos yung accessories naman ng Legends, ito lang, grabe. Meron siyang extra head, ito malaking bagay to. Extra head. Yung pang shield niya, ito yung parang gauntlet na yung bumuka doon sa kalaban na si Obadiah Stane sa Iron Man 1 movie. Then repulsor hands. Tapos actually yun lang. Ito maganda tong alt head niya. Yun lang. So wala, bibigay ko pa rin sa ano. Bibigay ko pa rin talaga sa ZD Toys. LED, meron siyang LED to powered to by LED charging pa.
Yan. One. Price. Ang price nito is 1.4. Ang price nito mga 1.5 to 1.7. So, mas mura pa rin to. Pero, ito kasi nabili ko ng ano eh, ng 850 lang, BIB. So, sa price, bibigay ko siya ngayon dito. Kasi mas mura ko siya nabili. Pero yung retail price niya, 1.5 to 1.7. 1.4 to 1.7. Head sculpt, yan, meron siya head sculpt. Ito wala, walang head sculpt to, zero. Height, ito 7 inches, ito 6.5. So, ang total score natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2. In favor of ZD Toys Iron Man Mark III. 9, 2. Yan. So, yun. Actually, ang preferred ko talaga ZD Toys na ano, Iron Man. So, kung ang preferred nyo yung Marvel Legends, wala lang problema. Actually, pinakagusto ko talaga dito is the head sculpt. Yun. Yun ang pinakamalupit dito, yung head sculpt niya. Kasi, ang ganda eh, oh. Open helmeted na head sculpt ni RDJ, astig eh. Tsaka kasi yung head sculpt nito, iba. Third party yung gumawa, hindi siya first party. Si Gogo Toys tsaka si Mugen Toys. Yan. So yun lang mga ma'am, sir, sir, ma'am. Yun lang yung ating video for today. So, preference nyo pa rin kung ano yung gusto nyong kolektahin, kung anong line gusto nyong i-collect for Iron Man. Ito lang, itong video na to, ito lang observation ko. At saka ito yung preference ko. Ang main line ko ngayon is the ZD Toys. I also do custom ZD Toys Iron Man armors. Also, meron din akong hot toys ng 1/6 scale and 1/4 scale. Gagawin natin lahat yan soon. Gagawa ko ng collection video ng lahat ng Iron Man armors na naka-display. Sa ngayon kasi, ano eh, work in progress pa tayo eh. So, yun lang mga ma'am, sir, no. Panalo ngayon si ZD Toys na Iron Man Mark III na LED version. Meron din tong non-LED. So, if you want to buy all the ZD Toys Iron Man, shout out to Sir Ariel Justin Base of Laruanan. Kung pwede kayo kumuha doon ng mga Iron Man action figures nyo. Meron siyang Facebook page and Shopee page. Lalagay ko lahat ng links in the description down below. Alright, see you soon. Thank you and see you sa next video.